everyone, welcome back to our YouTube channel. Sa mga bago pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. At sa mga masugid kong taga-subaybay, muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hindi muli, always ang aking taos-pusong pasasalamat. Isa na namang exciting at kapupulutan ng aral ang topic natin ngayon. Nakita niyo naman siguro sa title natin ngayon, di ba? Yes, pag-uusapan natin ang mga pampaswerte sa sari-sari store. So, marami kasi ang mga subscriber natin na may-ari ng sari-sari store. In fact, merong isa na nag-message sa akin at nagtanong kung ano daw ang pwede niyang gawin para lumakas ang benta niya sa sari-sari store niya. Siyempre, dahil mahal ko ang mga loyal supporters natin, kaya sino ba naman ako para tumanggi, di ba? Ang mga superstitious belief, ang paggamit ng mga Lucky Charm ay minanapa natin sa ating mga ninuno, yung mga lolo't lola natin, yung mga sinaunang tao. At alam nyo rin ba na may mga psychologists na naniniwala na may epekto ang mga Lucky Charms? Pero hindi dahil sa magical effect nito, kundi nakakapag-boost ng mental at physical na performance. Tumataas daw ang self-efficacy ng isang tao kapag merong Lucky Charm. Parang placebo effect. Bago tayo magpatuloy, i-shoutout muna natin sila Ma'am Matilda de Guzman from Hong Kong at si Kuya Bogs. Si Kuya Bogs na super solid at palaging nanonood ng mga vlogs natin. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Tuloy na po tayo sa vlog natin. So, pag-uusapan natin ang mga pampaswerte sa sari-sari store natin. Kahit anong negosyo naman siguro pwede dito. Una ay ang pagdarasal. Mag-pray. Sabi ng iilang naniniwala na bago daw buksan ang tindahan ay kailangan munang magdasal. Dapat lang naman, di ba? Put God at the center sa lahat ng gagawin at ginagawa natin, lalong-lalo na sa hanap buhay natin. Unahin natin palagi ang magbigay pasalamat sa bagong araw na makikipagsapalaran tayo sa hanap buhay natin. Tapos, hilingin natin na hindi tayo pabayaan at bigyang gabay tayo na maging mabuting negosyante. Dapat gawin ito araw-araw. Pangalawa, maghalo ng dry basil leaves, tubig at asin sa isang lalagyan at iwisik ito sa mga paninda at sa buong pwesto. Ang basil leaves kasi ay may halimuyak na nag-a-attract ng mga parokyano. Gawin ito isang beses sa isang linggo. Pangatlo, unang kita o pera na kita o benta ay dapat hatiin natin. Ang isa, ipasok natin sa pulang envelope. Ang pulang envelope kasi ay pinaniniwalaan na nagsisimbolo ng swerte o good luck at nagtataboy ng evil. Yung kalahati naman, ilagay natin sa cash box para dumoble ang income natin. Gawin ito every first day of the month. Okay. Pang-apat, magsabit ng pulang tela na may asin para pangontra daw ito sa malas. Pero ito actually ang naglilinis ng negatibong enerhiya na pwedeng magdala ng malas sa negosyo. Para malinis ito, maglagay nito sa bawat sulok ng sari-sari store ninyo. Ito naman ang mga ibibigay kong practical na pang-good luck sa negosyo nyo. Una ay magpatugtog ng musika sa tindahan. Dapat kung magpapatugtog kayo ay hindi naman sobrang lakas na hindi na kayo magkakarinigan ng taong bibili sa'yo. Pumili ng tugtog na hindi nakakaantok at hindi rin naman nakakairita pakinggan. Mas mabuti kung yung mga upbeat music pero instrumental lang. Marami kayong mahanap sa YouTube na ganyang klaseng tugtog. Pangalawa, good vibes lagi. Sabi ng mga tindera, dapat daw good vibes lagi at saka dapat daw magtimpi, i-control yung sarili. Kasi hindi naman lahat ng customer ay mababait. Meron namang tupakin na customer. Magtimpi at huwag seryosohin yung mga sasabihin nila at huwag ilagay sa dibdib. Okay? Isipin ninyo na kayo ang naghahanap buhay. Kayo ang masisira kung papatulan nyo sila. Sunod ay ang pagsusmile lagi. Ayon sa mga kaibigan nating nagtitinda dyan, na ang positibong enerhiya ay makukuha kung lahat ng nasa harapan ng tindahan ay talagang nakasmile, hindi nakasimangot. Ito rin ay nakaka-good vibes, okay? At ito rin ay mag-i-invite ng marami pang customer. Panatilihing malinis at maliwanag ang tindahan. Kapag maganda daw ang ayos ng sari-sari store, maganda ang daloy ng energy, good energy. Siyempre kung malinis ba naman ang tindahan, magandang tingnan at maganda ang impression ng mga mamimili. Kung maliwanag naman ang tindahan, madaling makita ang gustong bilhin ng isang tao. Sa mga may-ari ng tindahan dyan, sabayan nyo
ang mga lucky charms na binigay ko sa inyo. Sabayan nyo ito ng sipag, tiyaga at dasal para lumago ang inyong hanap buhay. Abangan sa susunod nating vlog tungkol naman sa kung papaano magpapalago ng negosyo. Ingat kayo lagi at muli, salamat sa panonood!